Nagawa si Harry na nanaig ang pagmamahal niya sa kanyang amang si Don Carlos. Ayaw niya pa rin itong ipahamak. Subalit kung tutuusin, dapat ay ginawa niya kung ano ang nararapat. Dahil sa kanyang ginawa ay malalagay sa alanganin ang buhay niya, pati nga nitong si Lynette. Alam naman niya na nakapatay ang kanyang ama at maaaring isusunod na nga sila nito kapag umikot na naman ang ulo nitong si Carlos, lalo pag nakainom na nga ito at nawawala na ito ng kontrol kapag sobrang galit na ang nararamdaman. Inagtakpan kasi ni Harry itong kanyang ama. Hindi niya sinabi ang katotohanan kung ano talaga ang nangyayari sa pagnanais niya sana na itakas itong si Lynette. Subalit nang makita niya ang mga tanod, parang hindi niya kayang makita ang kanyang ama na kukunin ng mga tanod at ikukulong. Nasasaktan siya dahil ama pa rin niya itong si Carlos. Ngunit hindi nawawala ng pag-asa itong si Harry. Susubukan niyang kumbinsihin ang kanyang ama. At nakita nga niya ang sitwasyon itong si Lynette na punong-puno nga ito ng pasa at awang-awa na siya tuwing tinitingnan niya ito. Sinabi ni Lynette na sana ay huwag siyang magpatalo kay Carlos. Sana piliin pa rin ni Harry kung ano ang ikakabuti. Sa kabilang banda, ito nga sina Lyndon at ito nga si Regan ay nagtatalo na nga. Dahil nga iniisip nga ni Regan na ito nga si Harry ay kumakampi na nga sa kanyang ama kung kaya't iniligaw na nga sila at hindi sila tinulungan kung paano matuntun ang kinaroroonan itong si Carlos. At ngayon nga susubukan nilang tawagan ito o i-contact ay hindi naman matatawagan, naka-off ang cellphone niya. Nakita kasi ang mga gamit niya nitong si Duke Katie at inabot nga nito kay Annalyn. Sinabi ni Annalyn na magagamit niya ang laptop na nakita niya sa loob ng bag nitong si Harry nang sa ganun malocate niya kung saan ang kinaroroonan nitong si Harry. Dahil nakakonik ang mga cellphone at ibang gadget doon sa laptop na iyon. Sinabi ni Lyndon na huwag naman pag-isipan ng masama itong si Harry dahil hindi nga din madali ang nasa kanyang sitwasyon dahil ang ama niya mismo ang involved. Siguro nga ay iniisip ni Lyndon na gusto munang alamin ni Harry ang katotohanan. Sinang kamalay-malay na itong si Harry ay nahihirapan na ngayong magdesisyon dahil nandoon na nga siya sa sitwasyon na kailangan niyang mamili si Lynette o ang kanyang ama. Dahil nga sa nagsisigawan na nga ang dalawa, si Lyndon at itong si Harry, ay naiinis na nga itong si Do Katie. Dahil sa kanilang ginagawa ay nadadagdagan lang ang problema, hindi ito malulutas. Dapat ay ikalma nila ang kanilang mga sarili nang sa ganun makapag-isip sila ng maayos at makaisip ng tamang plano. Sinabi din nitong si Doc Katie na maigi na lang umano na antay nilang magkaroon ng signal ang cellphone nga nitong si Harry nang sa ganun malukit na nga nila kung saan ito naroroon. Samantalang nag-aalala na ng husto itong si Annalyn dahil nawawala na nga sila ng oras. Gusto na niyang iligtas ang kanyang ina dahil nga sa hindi na nila alam kung ano nang nangyayari kay Lynette. Patuloy na nga siyang sinasaktan itong si Carlos. Sa kabilang banda, itong nga si Harry ay hindi mawala ng pag-asa. Patuloy niyang kakausapin ng kanyang ama. To the point na sasabihan na nga niya ito, na kapag hindi niya palayain itong si Lynette, ay mapipilitan nga si Harry na isumbong sa pulis ang kanyang ama. Siya na mismo. Kaya naman itong si Carlos ay nanlaki ang mga mata. Hindi siya makakapayag. At nung tumalikod na nga itong si Harry, ay bigla na lamang nagdilim ang paningin nitong si Carlos na kahit na anak niya ay pinukpok niya sa likod ng kawali kung siyang dahilan kung bakit ito natumba at nawala ng malay. Ano ang naghihintay kay Harry?